Dakilang biyayang pangakunyan, sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa kapistahan po o sa pagdiriwang ng kapistahan ni na Apostol San Simon at San Judas, tayo'y patuloy na lalapit sa Panginoon upang hilingin natin sa kanilang pamamagitan at ni Santo Padre Pio na pagalingin ang ating mga karamdaman kasabay ng ating paghiling sa mga mahal natin sa buhay na may sakit. Sila'y atin ding ipapanalangin. Ganon din po, ating ipinagdadasal ang lahat ng nagdiriwang ng may kaarawan ngayon at kanilang anibersaryo. Kasama ng ating pagdarasal sa lahat ng mga namayapa nating mahal sa buhay. At ganon din ang kahilingan ni Pope Francis para sa kapayapaan ng buong mundo. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin munang aminin ang ating mga nagawang pagkukulang, lalo na sa maraming beses na tayo ay initsapwere ang Diyos sa ating buhay. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sinasamba ka namin.
namin, binubunye ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa Kristo bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kudero ng Diyos, Anak na Ama. Ikaw na nagalis na kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunglo sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa Sama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni San Simon at San Judas para umunad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan, mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi
ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na, ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kaniyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi at araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa puon sa langit habang panahon. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon, na pinangalan na niyang Pedro, at si Andres, na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago, na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bahagi po at napaka-importanting bahagi ng buhay natin ang pagdidesisyon. Yung pagpunta ninyo rito para umabot at makalahok sa pagdiriwang ng banal na misa ay isang desisyon. Yung pag-alis ninyo rito matapos ang banal na misa o kahit pamayang tanghali, kasi baka ang iba sa inyo gusto pang umikot sa lugar na ito, ay isa ring desisyon. Bahagi ng buhay natin ay ang araw-araw na pagdidesisyon. Yung
pagpapatawad ninyo sa taong mga nakasakit sa inyo ay isa ring pasya, isa ring desisyon. Yung pagpili ng kandidato sa October 30 na ihahalal ninyo ay isa ring desisyon. At sana nga, tamang desisyon, hindi para sa makasariling hangarin, kundi para sa ikagagaling ng sambayanan. Araw-araw, tayo ay nagdidesisyon. At may mga nagdidesisyon sa buhay na hindi kasama ang Diyos. At yun ang nakakalungkot. May mga Kristiyano at may mga tao na nagdidesisyon ng sila lamang. Meron ding nagdidesisyon na kumukonsulta naman. Yun nga lang, hindi kasamang kinukonsulta ang Diyos. Nakakalungkot ang buhay natin bilang Kristiyano kung sa bawat desisyon natin sa buhay, hindi po kasama ang Diyos. Mga kapatid, ngayong umagang ito sa ating mabuting balita, binibigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoong Jesus na sa ating pagdidesisyon, lalo na kung major decision ang ating gagawin, pagpili ng kapareha sa buhay, pag-shift ng karir sa buhay, pagpupundar ng ating pagkakabuhayan at marami pang major decision sa buhay, isama natin sana ang Diyos. Bago pumili ng 12 apostol ang ating Panginoong Jesus na siyang magiging kasama niya at katulong niya or collaborators niya sa pagpapahayag ng mabuting kaligtasan, ano ang kanyang ginawa? Magdamag na nanalangin, kinonsulta ang Diyos. Bakit mahalaga ito? Sapagkat yun naman ang dahilan kung bakit tayo naglalakbay patungo sa Kanya. Ang sundin ang kalooban ng Diyos. Kung ang bawat desisyon natin sa buhay, ang sinusunod natin ay ang kalooban natin at ang hindi ang kalooban ng Diyos, walang dagdag na kabanalang na idudulot yan sa atin. Tatandaan natin na mga kapatid, na hindi lamang tayo naririto sa mundong ibabaw, para sa atin at para sa mga mahal natin sa buhay, naririto tayo sa mundong ibabaw para sundin ang kalooban ng Diyos. At kapag nagagawa natin yan, ang tawag dyan ay kabanalan. At tinawag tayong lahat dyan. At kung hindi natin nakukonsulta ang Diyos sa ating mga desisyon sa buhay, wala yang dagdag na kabanalan sa buhay natin. Ngayong umagang ito, sa kapistahan ni San Simon at San Judas, tayong lahat ay pinapaalalahanan na sa bawat gagawin nating desisyon, lalo na sa malalaking desisyon natin sa buhay, huwag nating isasantabi at itsapwera ang Diyos. Katulad nang ginawa ng ating Panginoong Jesus bago pumili ng 12 apostol. Ang Kristiyano na bahagi ng pagdedesisyon ay ang Diyos, ay hindi lamang nagiging banal sa kanyang ginagawang pagdedesisyon. Nagkakaroon din siya ng kapayapaan, ng kalooban,
sa pag-alam at pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yan tayo, mga kapatid. Yan tayo bilang mga binyagan. Nawa, sa ating pang-araw-araw na desisyon, masunod natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ginagawa nating pagkonsulta, pag-alam sa kanyang kalooban katulad ng halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang magsatayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni Apostol San Simon at San Judas ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahaing ito sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto
Sa ngala ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami nagsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasaamin kariyan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa sa aming mga sala.
mo kami ni Paul tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at itilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat niyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa iyong lubos, handa
balik at ko'y ipapasa. Handa kong ialay ang aking buhay, alaala sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinakikiusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol San Simon at San Judas, kami naway panatilihin ang aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang,
kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Arch Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang kligo or clean as you go sa pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre. At buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-anim, ang kumpilang pangparokya ay gagawin natin sa 25 ng Nobyembre. Para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang 7 lamang ng Nobyembre. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Father Jenner De Castro. Ako po ang kuroparo po dito sa San Isidro Labrador Parish, dito po sa Hondagua, Lopez, Quezon. Ako po isang barangay parish, isang simpleng parokya. Kami po ay nangangarap na madagdagan po ang pasilidad ng aming simbahan sa pamamagitan po ng pagpapagawa ng aming sakristiya at ng aming social hall sapagkat wala po kami ditong lugar para kami ay makapag-meeting at maisagawa po ang mga seminar. Kami po ay dumudulog sa inyong kabutihang loob. Kami po ay inyong matutulungan sa sana po ay kami ay inyong matulungan sa ganitong pamamaraan. Magandang araw po muli sa inyo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-siyam ng umaga na may liturhiya ng pagpapagaling at pagbabasbas ng banal na tubig. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahing, dasalan na nagpapalala ng iyong mga kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago pa po ang pandemya, tuwing alas 7 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado, ang misa po natin ay naka-broadcast sa 95.9 Radyo Totoo. Ito po ang opisyal na himpilan ng ating National Shrine of Saint Padre Pio. Ikinagagalak po namin na ang misa po natin tuwing alas 7 ng Linggo ay naka-broadcast na rin po sa 95.9 Radyo Totoo, ang ating Evangelization Radio. Maraming salamat po. Bumabati din po tayo ng isang masaya at matagumpay na selebrasyon ng kanyang kaarawan kay Mr. Herman Panghulan, dyan po, taga dyan sa Darasa, at isa sa ating masugid na benefactor. Welcome din po namin kayong lahat na naririto ngayon sa Pambansang Dambana, lalo na po ang staff and employees ni Sir Herman Panghulan na ngayon ay nag-pilgrimage po sa ating Pambansang Dambana. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Narito kami, awit-awit ng Ave Maria. Sana kung si Jesus, puso namin ay handog, ihatid mo kami sa langit, sa amang mapagmahal. Maaari nyo na pong ialay ang mga bulaklak dito sa harap ng altar sa may imahe ni Santo Padre Pio.